mga kapatid, ako ay nagpapasalamat na maimbitahan dito sa inyong PIPAP online forum, di ba? Ito kasi ay sa pamagitan ng ating parokya ng Mary of Christians at sigurado ang mga leaders natin dyan, sila June Reformado at another June, June Marfori. So, at alam mga may bahay, syempre, alam mga asawa. Yun lang, ang gusto ko pong mapasalamatan din ay natuloy-tuloy niyo po ang pag-aaral tungkol sa napakagandang exhortation letter po ng ating Santo Papa, si Pope Francis. Kita niyo po ang ating background, no? Yung ating background po ay parang reminding ourselves na dumating dito ang Santo Papa noong 2015. Yan, 2015. At nagkipagkita po siya sa mga pamilya diyan sa SM Mall of Asia sa kanilang arena. So, kita niyo po sa ating background, merong every family kasama si Cardinal at syempre si Pope Francis. Ganda po ng ating background na yan. So, ang ganda po ng sinabi dito na kung pwede, tayo ay mag-reflect today tungkol sa sinasabing Amoris Laetitia, pero isang number lang. Kaya nagpapasalamat ako, isang number lang. And which is 323. So, pag tinignan niyo po, meron tayong text dyan. Ano ba ang text po natin? It is a profound spiritual experience. Malalim po pala ang karanasan, pero spiritual. Na kung atin daw pwedeng makita, matingnan, mamasid ang bawat minamahal natin sa buhay, sa paano sila nakikita. Paano sila nakikita ng Diyos. Yun, with the eyes of God. At dahil doon, makita kabukha ng Diyos Ama ang kanyang mismong anak, si Jesucristo, sa bawat tao, sa bawat lalo ng miyembro ng inyong pamilya. Di ba? Minsan, nagkakaroon nga ng away-away sa pamilya. Imagine, mayroon isang asawa, sinabi niya sa kanyang asawa, sa asawa niya lalaki, demonyo ka talaga! Tapos, sabi ng kanyang asawang lalaki, eh kasi para naman ditong impyerno eh. So narinig po yan ng bata. So nung pumasok siya sa eskwela, meron doon religion class. At tanong ng teacher, madre, sino po ang demonyo? Alam po, sagot ng bata, raise siya ng hand. Yung tatay ko po, bakit? Bakit? Eh sabi ng nanay ko, demonyo siya. So ano, nasan ngayon ang impyerno? Sa bahay po namin. Kasi sabi ng tatay ko, impyerno naman daw ang bahay namin. Alam niyo, no? Ang pangit ng dating sa mga bata kapag we don't see each other in the eyes of God. And then be able to contemplate, realize, andun po si Jesucristo in our midst. Ano po ang demand nito? What does it ask of us? Freedom. Love can only be a fruit of choice. Kung wala pong freedom, we cannot love. Plus, the openness. Yung ating kakayahan po na we can appreciate each other. We can somehow see in each other na andun ang Diyos eh. So therefore, pwede natin ibigay ang ating sarili sa Diyos na nakikita natin sa kanila. Yan. So, meron po pong binigay na example si Jesucristo. Ang sabi niya, si Jesucristo daw, parang ating modelo dito. Bakit? Eh kasi, pag meron nag-a-approach kay Jesucristo, aba, he really looks at this person who approaches him with a gaze, directly but also lovingly. Yan po yata ang nangyari when he met this young man na nagtatanong sa kanya, how can I go to heaven? Paano ba ako makakarating sa kaluwalhatian? Meron pa sang isang example ng Santo Papa in the same particular text ng 323. Sabi niya, ito naman daw yung nangyari sa kay Bartimeus, alam nyo, nakalagay dyan po, ano? Mark chapter 10, verse 51, yung talong niya, ano pang maipaglilingkod ko para sa iyo? What do you want me to do for you? Akita nyo po ang first scenario sa kaliwa. Andyan po si Bartimeus, sumisigaw. Tapos nung sinabihan siya ng mga tao, uy, tumayin ka, lalo siyang sumigaw, tumayo pa man din siya. Tuloy si Jesucristo, sinabi, palapitin nyo siya sa iyan. Call him. At tinawag siya. At yun ang tanong ni Jesus sa kanya, sa harapan niya. Ano ba may paglilingkod ko sa iyo? Alam niyo,
pag may pulubi po, ano, tinanong sa inyo, ano ba magagawa ko para sa'yo? Sasabihin niya, pay naman piso. Hindi eh. Ang sabi ng mama, at naunawaan ni Yesu Cristo, gusto ko sana makakita uli. O kita niyo yung last scene? Ang galak ng senaryo. Hindi lang yung mama ay nakakita, ang ibang mga tao that surrounded him ay nakita nila ang kamangha-manghang pagmamahal ng Diyos sa may kapansanan. Nakakaawa po, ano? Kasi ang dami pong kasama-sama ni Kristo. Palagay ko marami din diyang may problema. Hindi lang palagi kapansanan problema eh. Hindi ka makapagpatawad, ang ganyan. Tapos, hindi natin inilalapit sa kay Yesu Cristo para matanong tayo, what do you want me to do for you? Kasi sabi nga ng Santo Papa, kung si Kristo ang ating modelo, no one felt overlooked in His presence since His words and gestures conveyed that question. Meron ba akong mapaglilingkod sa iyo? Yan. So therefore, sabi ng Santo Papa, ayan, meron tayong mga senaryo na napakaganda. Ang ganda po nito. Parang may pagka-cubistic po yata ang artistry, no? Cubism. Ang ganda po kasi buhay pamilya pero buhay probinsya, di ba? At siguro, no, yung ating COVID, parang bumalik tayo ng probinsya kasi sumimple ang buhay. Palagi natin kasama ating kapamilya. Sa probinsya, tingita nyo, kasama pa rin ang pamilya kahit nandun na sa pinagtatrabahuhan. So yung ating makikitang sa kabila, sabi dito, this is what we experience in the daily life of the family. Kung marunong po tayong makita ang Panginoon at tratatuhin natin, sabi nga, no, lovingly, ika nga. Tapos, meron tayo palaging tanong, ano ba maipaglilingkod ko sa iyo? And we really want to serve each other. Yan, sabi niya, ang mangyayari, it gives rise to tenderness. Kasi madalas pong ating tingin sa tenderness, baka sex lang eh, hindi ho eh. Ang tenderness po sa pamilya, it stirs in the other the joy of being loved. Alam nyo, ang parokya natin, di ba, handled by the Salesians of Don Bosco, ang aming pong pundador, si St. John Bosco, no? San Juan Bosco. Sabi niya sa amin, ha, it's not enough that the young are loved, na mahal natin ang ating mga anak. They must feel they are loved. Hindi lang dapat natin mahalin ang isa't isa, lalo na mga kabataan. Dapat maramdaman ng bata o ng iyong asawa, talagang mahal mo siya. Dapat maramdaman. Kasi, pwede mo mambigyan palagi ng regalo araw-araw yan eh. Bigyan mo ng Jollibee ang anak mo. But do they feel loved? O sabi mo, yan, Jollibee. O yan. Pero walang tenderness. Tenderness offers the joy of being loved. So, dahil dito, ang sabi ni Pope Francis sa next slide is that this rising of tenderness, ano ba ang tenderness? What is tenderness? It can be expressed in particular way by exercising loving care, lalo na pagdating daw ng moments of limitations, kahinaan. Parang mas evident na merong pagmamahal ang isang tao kung sa kabila ng kahinaan, ng pagkakamali, mahal pa rin niya. Yan po ang 3-2-3. Ang lalim po, ano? What is this Amoris Laetitia? If not a kind of spirituality, bakit po naging spirituality? Kasi hindi mo lang mamahalin ang iyong kapwa, ang iyong asawa, ang iyong mga anak. Simple lang kasi parang human love. Pero ating human love po, pwedeng maglaho eh. Kasi nasaktan ka, hindi ka pinapansin, hindi ka pinapakinggan, di ba?
Pero kung ikaw, kahit ano paman ang asta ng iyong mga anak na millennials, pero nakikita nila sa inyo that you look at them directly and lovingly, kung madalas mo itanong sa iyong mga anak, "Nak, meron ba akong magagawa para sa iyo? What can I do for you?" O lalo na sa iyong asawa, na sa, you know, sa marami-raming ginagawa, e naandoon ka. Hindi lang para tubulong. Pero pag nakita mo yung kanyang kahinaan, hindi pala niya kaya, aayuda ka. Ang labas po is a God of tenderness, of mercy, and of love. Ang tawag po doon, spirituality. Hindi na human ang ginagamit mong pagmamahal. Galing na po ito sa pagmamahal ng Diyos. At alam niyo po, when your love becomes a spirituality of communion, then it becomes a path to holiness. Magiging pong daan tungo sa kabanalan. Yan po ang isang maliit na explanation ko. Siguro pwede na kayong magtanong sa isa't isa, talaga ba? Naipapakita ko ba sa aking mag-anak, lalo na sa aking asawa, ang tunay na tenderness? Kasi nakikita ko sa kanya ang tungkol sa pagtingin ng Diyos sa kanya. I'd like to share with you na ito mga slides na mga pictures na to, hindi po ako nagbebenta. Pero ito po ay pinintura, ginuhit at pinintura ng isang Nel Campos. Itong paintings about the family is by a certain Nel Campos. So, I think, pero kung naandyan po siya, pinapasalamatan ko si Nel na nahiram ko ang kanyang mga litrato na ito. So, I leave it to you na sana pag-usapan ninyo ngayong hapon o ngayong umaga kung ano ba ang inyong sitwasyon sa pamilya, sa mag-anak, tungkol sa Amoris Laetitia, number 323, The Tenderness in the Family.